Hi guys, Gil here of Cargasm PH for Cargasm PH TV. It's 11:33 p.m. November 29, 2021. So, first things first, I would like to thank the 105 as of this recording, it's 105 subscribers. Oh, it's all organic. Kaya maraming salamat. And soon, I'll be giving away the aqua flasks para sa mga masuswerte nating subscribers, yung mga mababait. Anyway, and once we reach the 500 mark, the 500 subscribers, I think kaya ko naman sumagot ng PMS for one car or two. Tingnan natin. Basta I can shoulder the gastos, the expenses for the PMS, the engine change oil, filters, engine oil, air filter, fuel filter, oil filter, transmission filter, and ATF. Okay? So, all expenses paid, papadala ko sa'yo kung nasaan ka man. Alright? So, today we'll be tackling about power steering loss. Power steering fluid loss. Okay? Ang tagas. Natawag natin may tagas. Okay? So, ang kotse, the power steering loss is an easy fix. But, if mapabayaan mo, doon tayo magkakaproblema. Doon lalaki ang gastos mo. Okay? So, umpisa na natin. First thing to check is the power steering reservoir. Okay? Kung saan mo nilalagay yung power steering fluid mo. Okay? Check for the reservoir kung may cracks. Okay? If may cracks, makikita mo may leaks yan. Kadiri. Ano, nangingitim na namumuo. Okay? Next, yung hoses na nakadikit sa coolant, sa power steering reservoir mo. Okay? Bakit? Bakit yung mga hoses lagi ang culprit dyan? Bakit? Sa init. Katagalan, nagsishrink siya dahil sa init, lumulutong. Okay? Lalo na, kung you use your car parang halos 24/7 or 7 times a week, tapos bumabiyahe ka sa traffic, babad ka sa init. For example, Grab, yung mga nag-Grab cars, halos 24/7 bumabiyahe ang mga yan, so prone sila sa coolant, sa power steering loss na pwedeng mag-cracks yung mga hoses na yan. Okay, next, yung power steering hose mismo, yung high pressure hose kung tawagin, it's a long hose, hydraulic hose na nakakonect sa rack and pinion. The other end sa rack and pinion nakakonect, and the other one sa steering pump. Okay, ganito, kadalasan may mga mekaniko na sasabihin sa'yo na sira yung power steering hose mo, palitan na natin. Magkano yun? If you're driving a Ford, it can cost you about 8,500 pesos for one power steering hose. This is for the Escape or the Tribute, the Mazda Tribute. So, may trick dyan. May tip ako sa inyo. Bihira naman, if hindi naman tumitigas yung manibela mo, okay? If hindi tumitigas yung manibela mo, and leaks lang ang problema mo, hindi sira ang power steering hose mo. Okay? Sa dulo kasi niyan, sa dulo ng mga hoses na yan, kung saan niya nakakabit, may O-ring. Okay? Yung O-ring na yun lang ang papalitan mo. So, pag sinabi mo sa mekaniko yan, magkakaroon sila ng idea, shucks, hindi ko pwedeng lokohin to, may alam sa sasakyan. Okay? Magkano O-ring? Sabihin natin, isa. Which I doubt, that 50 pesos lang or 25 pesos lang yan. Maliit lang na goma yan eh. Okay?
So, be mindful of that na kapag sinabi sa'yo ng mekaniko mo na sira na tong power steering mo. Power steering mo, so bili na tayo. No! No! Pakalas mo, yung power steering hose mo, check for cracks. If may crack, may leak, makikita mo naman yun. Once you bend it na ganun, makikita mo yun. Okay? Now, kapag pinilit pa rin nila, sabihin mo na yung o-ring. Okay? Bawat dulo ng kinakabitan ng power steering hose, may mga o-ring yan. Malamang nandun lang ang mga tulo. Kalimitan nandun ang tulo niya. Okay? So, pag sinabi mo yan sa mekaniko, hindi ko pala pwedeng lokohin to sa sir. Hindi ko sa nila lahat, ah. Meron kalimitan, ganun eh. Or yung mga tinatamad, gusto palit na lang para mas malaki. Mas malaki ang labor. Sorry kung may magalit sa akin, pero kailangan natin i-share to for car owners to be aware na pwedeng instead of 8,500, 10,500, magagastos mo lang 50 pesos to 100, then bayaran mo ng labor. Just because of the O-ring. Yun lang sira. Okay? So, eto na. So, pag napabayaan mo yung power steering hose, napabayaan mo yung mga O-ring niyan, hiyaan mo lang, top up ka lang ng top up ng power steering fluid. What if biglang lumakas yung tagas? Ano na susunod? So, magkakaroon ng clearance yan sa loob. Pag naubusan ka ng langis, ng power steering fluid, yung power steering pump mo, magkakaroon ng clearance. Yung rack and pinion mo, magkakaroon ng clearance, mawala ng langis. Ano susunod doon? Maingay. Friction. So, pag nangyari yun, magpapalit ka na. Masisisirain yun. Lahat ng bagay sa engine mo na gumagalaw, if mawalan ng langis yan, mapapalitan mo yan. Masisira yan. Okay? So, doon tayo sa isa. Sa power steering pump leak. Mura lang yan. Medyo mahirap na trabaho, but merong mga repair kits na nabibili. Okay? Same as sa rack and pinion. If may leak ang rack and pinion mo, bili ka ng repair kit, paayos mo. You don't need to replace the whole rack and pinion kit, no. Papalitan mo lang yan if mabangga ka, mabali yan, yun, palitan mo. But for mga tagas-tagas lang, repair kit lang. Okay? So, tandaan natin, ang mga pag nawalan ka na nagbabawas ng langis ang power steering reserva mo, una mo titignan yung mga hose na nakakabit sa reserva, nag-expand yan dahil sa init, so maaring lumuwag kahit doblehin mo pa yung clamp niyan, tatagas at tatagas yan, may pressure kasi yan. Okay, number 2, yung high pressure hose, or kung tawagin natin yung power steering hose. Okay? Amaan yan. May pressure yan sa loob. Kalimitan dyan, ang nasisira lang, O-ring. Okay? Para, yan ang sasabihin nyo sa mekaniko, check the O-ring first before jumping into a conclusion na papalitan ko na yung buong power steering hose. No, huwag kayong papayag. Inspect mo muna bago mo mag-go na. O sige, kung may butas yan, sige, palit. Pero kalimitan yan yung mga sa dulo lang yan. Doon kung nasa kakabit sa rack and pinion and sa power steering pump. O-ring lang yan. Okay? So, yan ay mga easy fix. Next, yung not so easy fix, yung power steering pump, repair kit, meron yan. Yung rack and pinion leak, may repair kit din para dyan. Okay? So, ito, para sa mga tulad ko na yung kotse ko ngayon, yung dalawa, may leak sa power steering. So, meron akong mas madali na solution para dyan na you don't need to, ano pa. Pero yung mga quick fix lang,
parang binibigyan ka lang niya ng time para makapag-ipon. Okay? This one. Ayan. Mag 1. Okay, power steering fluid with stop leak. Okay? So, ito ang ginagamit ko. I discovered this around 2013 nung nagkaroon ng leak yung expedition ko. Magkano, sinasabi sa akin ng mekaniko nung una, power steering pump eh. Sabi ko, I did some research. A new owner kasi ako na expedition noon, so medyo tanga pa kung tuusin, Anyway, so eto lang. So, paano to gamitin? So, if nakita mo nagbawas na, ito na ano mo doon, palit mo. Use this like the common ano lang naman na power steering fluid. Ito lang. So, ano meron to? May additive kasi to na that makes the O-ring, the gaskets, to become soft again and swell. Para lumobo siya ulit, lumambot, and eventually, yung mga gaps na may singaw or may parang nakadungaw na doon lumalabas yung fluid, masil niya ulit. Kasi magsuswell, mag-expand. Dahil sa mga additive nito, mag-expand yung rubber, yung O-ring, and yung mga gaskets. Parang bago na ulit siya. Okay? So once na inubos mo na to, basta ang gagamitin mo lang, ubusin mo lang to sa isang ganun ha. Once na ano, basta huwag ka nang susobra dyan. Every time na magpapal ka, huwag kang susobra sa 12 ounce nito. Okay? So yun yung ginagawa niya. Pinalalambot niya, then pinapag-expand niya yung mga O-ring, mga seals, and gaskets para maging bago ulit. Parang bago ulit. Okay? It will give you ample time para makapag-ipon or to check the parts na sinabi ko kanina kung saan mo hanapin yung mga leaks. But this is a good product from Mag 1. I'm not paid to endorse Mag 1, no? Pero ito kasi ginagamit ko. I use this sa Nissan Teana sa Expedition. And actually doon sa isang sa Gen 1 expedition ko and doon sa Gen 2 2006. Yan. Mahal kasi power steering pump eh. Kaya ito na lang muna. So that's all. Sana may natutunan kayo and don't forget to subscribe and share. Sana may natutunan kayo. Ah, meron pa pala. This one. This is a pure power steering fluid. Don't use this sa ano ha, sa transmission. Ito lang ang pwede mong gamitin sa transmission. This one, Mercon. Oh, nakalagay naman dyan, naka-indicate naman na automatic transmission and power steering fluid. Ito pwedeng gamitin to sa transmission and sa power steering. Oh, but this one, pure power steering fluid lang. Okay? Tandaan niya na kasi magiging iba yung takbo niya pag nagkamali ka. Alright? So, yun lang. For Ford, I also use this for Nissan and for my Eurocar. Magandang klase kasi ang Mercon. Bagay ito sa klima dito sa Philippines. Okay? But this one, okay din. Basta power steering fluid lang ha. O hindi sa transmission. Okay? So, yun lang. Buy mo to for emergency use. Magkano lang to? 300 plus lang, 250, 257, 280. Depende sa bibilan mo. Oh, by the way, meron pa akong tatlo nito. If you need one, sabihan mo lang ako, padala ko sa inyo. Alright? So, same. Like, share, subscribe. Bahala na kayo. And maraming salamat and have a good night.